Everyone, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog ay tuturuan ko kayo ulit kung paano mag-book ng air ticket dito sa AirAsia na app. But before anything else, mag-download muna tayo ng AirAsia na app kasi na-delete ko yung app ko. So ito yung ginagamit, ito yung sa AirAsia na app, no? Baka din nyo maagad mapansin kasi meron siyang move na nakalagay. Iba kasi yung dati. So ito na, nakapag-download na tayo ng app ng AirAsia. So i-open lang natin. Hello. And dito mag sign in lang kayo. Kung meron na kayong AirAsia na account, sign in lang. At kung wala naman, pwede rin yung ring i-connect sa Google yung AirAsia na app niyo. So, dito sa homepage niya, makikita natin dito yung mga ino-offer niya, no, na mga services. So, dito. So, kung magbubook kayo ng flight, so, click lang natin yung flights. For example, one way lang tayo. From Davao City. Okay, going to, for example, is Manila. Okay, so dito sa departure date, dito sa kanyang calendar, no, makikita na natin dito, rin dito yung mga nakapromo na mga dates. So yung mga nakakulay green, ibig sabihin yan is naka-promo yung ticket. So, hanap tayo ng mura. Okay, for example, August 13, 1.4K yung base fare niya, tong 1.4K. Okay, then confirm. And, dito naman kung ilan yung lilipad, no? For adults, isa lang kung isa. So, dito sa travel class, makikita nyo yung economy, business class, yung first class and premium economy, no? So, economy lang tayo kasi naghahanap tayo ng mura na ticket. Then, search. So, makikita nyo na hindi lang 1.4K or 1.4 yung mababayaran nyo na ticket. Dito, nagiging, ano na siya, 1,757. So, nag-add na dito yung service fee or any other fees, no, na idadagdag ng airline. So, select lang natin yung pinakamura again. So, 1,757. So, dito sa next page ay makikita nyo, maglalagay kayo ng passenger's details. So, sa akin is automatic na lagay yung name ko. It's because hindi ko na change yung kung sino yung lilipad. So, dito pwede nyo na rin i-change, no? So, i-unclick nyo lang yung name nyo kung nalagay yung inyong pangalan. Kung nalagay inyong pangalan, so i-unclick lang ninyo yung naka-check na button. So dito, lagay lang kayo ng passenger's details. So pag mail, dito, for example,
Pedro, family name, okay, so nationality naman, lagay talaga kayo ng nationality, Philippines. Then the birth, date of birth. Okay. Tapos, are you a person with disability and ID? So, no lang kapag no. And, continue to add-ons. So, dito naging 2,434 yung inyong mababayaran. So, huwag kayong mag-alala kasi hanapin nyo lang kung saan na-add, kung ano yung na-add, no, dito. So, for example, ito, naging 2,434 siya kasi na-add dito yung baggage. Automatic kasi sa AirAsia na app, automatic mag-add sila ng baggage na which is 20 kilos. And iba din yung sa Cebu Pacific na insurance. Insurance din yung sa kanila na 450 or something. So, dito, click lang natin yung modify. And, i-change lang natin into none. And done. Okay, so bumalik siya sa 1,756 lang yung mababayaran natin. So, kung gusto nyo mag-add ng meals, so dito lang kayo mag-click ng add ng meals, no? For example, so dito makikita nyo yung mga meals, no, na available. So, mahal. Better na magdala na lang kayo ng baon nyo. So, pag okay na, so pick a seat kung gusto nyo ng, meron talaga kayong specific na gusto nyong maging upuan. Kung gusto nyong sa may window talaga, kumakuha, para makuha nyo talaga yung window na view. So, pwede kayong mag-pick a seat. So, may bayad siya. So, pag okay na, yung insurance niya is 230 yung kanyang insurance. And, continue lang kapag wala na. Add insurance or continue without insurance. So, continue without insurance tayo para mura lang. So, dito naman sa payment options, no? Tumatanggap sila ng credit card or debit card. Pero, meron itong processing fee, no? And, meron din namang payment center na available. So, sa payment partners dito, available si Cebuana, Bayad Center, Robinson's Department Store, the SM Store, Easy Pay, M. Lowellier. So, click nyo lang kung saan kayo gusto magbayad, no? So, meron ding internet banking. So, yung available lang is si Dragon Pay. At wallet. So, dito sa wallet is si GCash lang yung available, no? So, kung GCash lang yung gagamitin natin, so, click lang natin si GCash. And, purchase.
So dito no, automatic ilalagin niyo lang si GCash niyo dito sa pagbabayad niyo na ng pag magbabayad na kayo ng ticket niyo. So ganun lang yung proseso ng pagbabayad. So good thing pala kay AirAsia, wala nang processing fee ang kanyang GCash. So yung mababayaran lang talaga natin na amount is yung sa ticket. So as you can see no, amount due is 1,756. So hindi na sila nag-add ng processing fee. So good thing. Yun ang good thing about AirAsia ngayon. So yun lang. Thank you for watching. And sana nagustuhan niyo yung video na ito. And please do like and subscribe to my YouTube channel para sa ibang video ko pa no, na i-upload soon. Sige.